Good morning. So welcome tayo sa ating channel Farm and Sea Life TV. So for this episode, ang focus po natin ay tungkol naman sa pagmamanukan. So sa background po natin ay makikita niyo yung mga layer, yung mga manok na nagpapaitlog. Po sa background natin, so merong mahigit 1,000 mga manok na inahin na nagpapaitlog. So laying hens or layer, tawag nilang layer. So, sa Palawan po ay napakaganda ng market ng mga itlog dahil talagang kulang po sa supply ang mga itlog dito sa Palawan. So ang kagandahan ng mga poultry, yung mga dumi ng manok ay nagsisilbing fertilizer para sa mga halaman natin. So doble ang kita ng mga nag-e-invest po sa ganitong klase ng negosyo. Good morning mga ka-farmers. So ngayon pong araw ay interviewin natin yung may-ari po ng farm ng mga manukan na to. So si Sir Mike Belenuevo, isa po siyang vlogger. So Sir, ano nga yung pangalan ng vlog mo? MBTech TV. MTech? MBTech. So more on technology. MBTech TV. So more on technology, pag-ayos ng computer, cellphones, lahat po ng mga technology at mga technicalities about ano, computer. So yun po ang kanyang expertise. So puntahan po natin ang kanyang YouTube channel. Hey, good morning pong muli. Good morning. So ano nga po pangalan ng inyong farm? So actually yung farm namin ay pinangalan ko rin sa very famous na alam niya na kung ano yung, diba, during nauso yung Facebook. Diba, mahilig tayo mag-farm. Ano ba yung meron sa Facebook farm? Yun yung farm bill. So medyo related sa apelyido namin, Villanueva. So kaya ginawa ko ito, farm bill, di ba po? So malapit sa pangalan sa Facebook technology. So I am a IT profession pero meron akong manukan. So para maiba naman yung ating ano, tuwing weekend. So ito yung ginugugol namin every weekend after working office, di ba? After noon, pumunta kami ng bukit para mag-harvest ng mga fresh eggs. So, dito sa aming maliit na farm bill. So, tara! Tingnan natin ano pa ba yung mga meron dito sa manukan na ito. So, ilan po ba yung mga manok dito na naka-invest or ano? Before, 220 heads and then nag-additional ako after 3 months ng another 210. So total of 430 heads. Then syempre hindi naman po tayo experts sa pagdating sa alam niyo na layo naman talaga ng ating ano. So ito
So, naisip lang para at least meron lang kaming kahit konting pasyalans at at the same time medyo may konting profit sa pag-aalaga ng manok. So, before 420 siya, and then later on, dahil nga hindi tayo expert, so nabawas-bawasan. So, nagkaroon ng mga mortality, talaga namang hindi maiwasan, no? Lalo sa livestock, hindi naman tayo agriculture na mga gano'n na talagang... So, ang hirap. So, meron lang akong mga bantay dito na talagang hands-on din. So, yung daily patuka, yun lang naman din ang mostly ginagawa ng mga manok. So, ayan, ang trabaho ng mga manok is kumain lang. And then, ganun, kinabukasan, mangingitlog na sila isa-isa. So, sir, ito po yung, magkano po yung inyong initial na puhunan dito? Puhunan, okay. Kasi yung per head nito, sir, ay nag-range from 500 to 550 nung nabili ko. So, nung nabili ko to, 550 each. Isang pirasong inahin. Oo, isang pirasong... Malaki na po yan sila o maliit pa lang? Actually, RTL tawag, so ready to lay. So, nung nabili ko siya, after 2 weeks, yun siya, nag-start na siya mangitlog pa unti-unti. And then, after a month, naging full, naging 100% na yung kanya. Pag-itlog, no? Kasi hindi naman siya talaga out of 400 din yung mangitlog. So out of that, daily, ang possible lang ng mangitlog is nasa 350 pieces, piraso ng itlog kada araw po yun. Yes, so minimum yun. Yes, ibig sabihin 350 heads lang out of 400 ng manok. Kasi kinabukasan, yung another 50, sila naman yung mangitlog kinabukasan at yung mga nangitlog na 50, itong no, previous days, sila naman yung parang kapahinga din. Parang ganun, basta hindi siya perfect 400 ang labas ng itlog everyday. So, sa sa mga magkisimula po sa pagmamanukan, so, masasabi niyo po ba na kumikita ba yung ganitong klase ng negosyo? Yes, kasi na-experience na namin. So, meron naman talagang kita. No, almost kalahati din, katulad nung sa mga tigili daw talaga. So almost half, kasi investment namin every month, I mean yung aming expenses pala, no. So pagdating pa lang sa feeds, maabot na kami ng almost 30,000, I think, na 30,000 pesos feeds pa lang nila in a month, out of 400 heads. Ganyan. Kasi ang kinakain ng manok ay daily, dapat makakain yan siya ng 90 grams. So, ang isang sako ay 50 kilos, no? So, i-divide nyo na lang po yung kinakain ng manok. I-times nyo na lang pala. Out of 400 heads, kumakain sila each ng 90 grams. Kailangan yun ang makain nila daily para makapag-produce sila ng itlog kinabukasan. Sa isang buwan po, sir, sa average po ninyo, mga magkano ka ang inyong linis? Labas na po yung puhunan. Okay, kung talaga ito ay talagang monitor ko. Kasi although mayroon akong average po monitor, so kinukompute ko, nagre-range siya. Before, nung 200 heads lang ako, meron akong profit na I think mga 12 to 15. 1,000 per month. Net na yon. Net yon, labas ang bayad sa labor po. Labas na. Kaya ay, malaki. Nag-additional ako, another 200 heads. Wow. Para nga madobli sana. So, ngayong 360 na lang siya almost. So, ano pa ang inyong findings? So, nag-net na lang tayo dyan ng mga ganyan pa rin, mga 15 and up lang. So, at least may profit pa rin na 3,000, more or less. Kasi minsan yung panahon talaga is nakaka-apekto. Sa pangitlog ng mga manok. Actually, yung mga pag-bibisit pa nga, dapat yun ay limit lang. So, dapat hindi inaalaw. Pero for the sake, para share natin yung information about dito. So, hindi naman po din ako expert pagdating dito. So, kumbaga parang nagta-try and error din. So, may mga kakilala naman tayo na may farming din and sa YouTube. Kahit pa paano, merong mga may mga way din para may natin yung mga manok at maintain yung kanilang health at saka yung kanilang productivity. So, bali po, self-learning po kayo para self-learning, ma-enhance. Self-learning, oo. Self-learning po. So,
So, pag-usapan naman natin yung market, yung kitaan po sa market. Kumusta naman po yung kitaan sa market? Pagdating naman sa market nito, sometimes nung last March 2020 nung kasagsagan talaga ng ano pandemic no, until now, so yung lockdown pala. So that's the time na parang talaga naman grabe po kasi so during lockdown talaga isipin naman natin wala talagang biyahe no, so affected yung mga eggs from different province, especially dito sa amin sa Palawan, so yung mga market hindi kumukuha sa Maynila. So ako as maliit na owner ng farm, so ang bilis ko rin siya na didispose kasi nga marketable siya at that time kasi consider as ano siya, di ba? Needs, essentials na kailangan na priority bibili ng mga tao. So walang angkat. So ang nangyari dito sa mga local farmers ang medyo naging ano that time. So ano po yung mga challenges na na-encounter nyo dito sa pag-aalaga po ng manukan, so yung laying, layer po? So yung mga, yun ang magandang tanong, yung challenge. So yun po ang isang pinaka-iniingatan namin lagi talaga, yung kasakit yung mga manok. So when it comes sa, ang mostly na masakit nito is sipon. Ang sipon. So okay na rin naman yung pag-maintain namin ng sipon kasi meron naman kami binibigay na daily vitamins nila. So yung mga multivitamins lang naman po maintain namin. Para ma-prevent namin yung mga minor lang din ng mga sakit. So ang pinaka isa pang naging challenge dito, kung mapapansin nyo yung kulungan namin, malaki kasi limahan yung laman. So tendency, hindi ko rin alam po anong ginagawa ng mga manok na yan. So may mga parang masikip po yan, sir. So actually maluwag na po yan yung mga standard na kulungan kasi mas masikip. So magiging challenge ko po, magiging pinaka ano dito sa manok yan, nagkakaroon ng mortality lalo. Yung hindi mo ba mapapansin, nag-aaway din sila. Once yung isa mangingitlog, may nakitang maputi sa kanyang puwet. Bago siya mangitlog, tinutuka siya ng kasamahan niya ng manok. So namamatay po yun? So tendency nun, hanggang tukain ng kanyang roommate, yung isang manok, hanggang bituka na pala po yung natutuka. Natukos na, yun yung ikinamamatay ng mga manok namin. When it comes sa panahon, sipon, kaya naman siyang i-maintain. Okay, sir. Yun lang. Sige po. So, sir, last question na to. So, sa mga ano, sa mga gusto pa lang magsimula ng pagmamanukan or ng business na layer, so ano po yung inyong maia-advise? Mas maganda samantala hindi natin sa panahong ito, pandemic, no? So, ano po pag pandemic, mas binibigyan na priority yung mga farming. Yan kasi yung mga bukod sa pagmamanukan, pagpahayupan. So, marami pang other farming business or any ano na pwede nating pagkakitaan, no? Kasi ito yung medyo needs ng mga tao sa panahong pandemic. So, samantalahin natin na magkaroon ng small business in farming. Either sea life, katulad ng nasa vlogs na to, no? Farm and sea life. Lahat na any product ng ating, nandito lang sa ating local. So, i-ano natin yan, tangkilikin natin. Mag-try tayo mag-invest kasi napakaganda po when it comes sa pagmamanukan, especially sa layer egg. So hindi po nauubos ang pagbibenta ng eggs, yet ay ating daily kinukonsume ng karamihan sa atin. So mas maganda po mag-try na po kayo, mag-try po kayo mag-invest. Maghanap kayo ng pag-aaral, marami po, marami kayo matututunan. Ano po ba yung mga sekreto ninyo sa isang matagumpay na pagmamanukan, particular itong layer? Yung mga tatlong pwede natin consider sa para maging tagumpay yung ating isang poultry laying poultry business. So unang-una dapat marunong talaga
talaga tayong alamin natin yung mga when it comes sa pagmamanukan, number one. Alamin natin yung healthy ng ating mga manok, paano siya inaalagaan, ano yung mga sapat na vitamins para sa kanya, para maging productive din yung ating mga manok. So dapat isipin natin yung kalagayan nila daily. When it comes to vitamins, bigyan natin. Then, i-maintain din natin yung cleanliness, of course. Yung cleanliness ng surroundings, no? Yung mga anything na about sa kalinisan, so maintain natin. And then, pangatlo yung maging ano tayo sa ating expenses. Yung profit natin, yung ating mga gastos, talaga naman dapat natin clean. Dapat nating i-monitor yung ating expenses, ating sales, nasa ganun para makita natin kung talaga ba naman kumikita tayo. Yun lang. So, ayun lang po sir. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa ating panayam. At congratulations po sa inyong matagumpay na pagmamanukan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, maraming salamat po. Salamat po.